Hello people of the earth, welcome back sa aking YouTube channel. Once again, this is yours truly, Eric Greenandin. Gaya nga ng sabi ko, hindi ko na kailangang sabihin sa inyo na mag-like kayo, mag-subscribe, or mag-leave ng comment sa aking mga videos. Kasi alam nyo na yan, kung gusto nyo, gusto nyo. Kung ayaw nyo naman, ayaw nyo. Hindi kasi ako tulad ng ibang vloggers dyan na, hey guys, don't forget to like this video. After watching this video, leave a comment and especially tap the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong vlogs. Diba? Sabi ko nga, kung gusto nyo, magsusubscribe kayo. Kung ayaw nyo naman, ayaw nyo. Ang topic natin ngayon ay, bakit ang gastos-gastos mo? Saan napupunta ang pera mo? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit yung tipong kakasahod lang natin? Kakasahod lang natin ngayon, for example. And then after one day or two days, wala na naman. Wala na namang natira sa pera natin. Tapos, napapaisip na lang tayo na, saan napunta yung pera ko? Eh, parang bilis-bilis naman yata. Parang wala naman akong ginastos. Gaya nito, hindi ko namang kailangan sa pagkadami-dami ng electric fan dito sa bahay, hindi lang isa, dalawa, tatlo, lima yata. Bakit ako bumili ng ganitong electric fan kanina sa mall? Diba? So, eto na. Eto yung mga nakikita kong dahilan kung bakit napakagastos mo, saan napupunta ang pera mo. Number one, bills, allowances, at mga utang. Oh, di ba? Nakaloka ng sakit-sakit sa ulo. Lalong-lalo na, di ba, kapag sabay-sabay silang lahat. Buti pa nga sa mga bills eh, may forever. Eh, ikaw, may forever ka ba? Work, work, work na lang, besh. Bills ng kuryente, bills ng tubig, iPhone plan kay home credit, telepono, landline, upa ng bahay, utang kay kumare, utang kay kumpare, utang ng lahat, utang ina. Number 2, bibilhin mo? Oh, bibilhin mo. Wala kang choice, bibilhin mo. Baka naman kasi ikaw yung tipo ng tao na ang tanging nakakapagpaligaya, nakakapagpasaya sa'yo ay ang pag-shopping, ang pagbili ng mga material na bagay. Well, that's normal. Normal lang naman yan eh. Pero kapag nasosobrahan mo na, yun yung mali. Diba? Aminin natin na kapag nabili na natin yung mga material na bagay na yon, sa una masaya, masayang masaya tayo, abot langit ang masaya natin. Pero kapag nagsawa na tayo, wala na. Diba? May iniisip na naman tayong bagong bagay na gustong bilhin. Yung tipong, anong araw pa lang ngayon, hindi pa, malayo pa ang susunod na sahod, may nakalista na namang mga bagay na bibilhin. Malayo pa ang sahod, may mga balak pa na namang bilhin. Number 3. May ganito si ano, dapat meron din ako. Dito na pumapasok yung mga inggitero. Kung isa ka sa kanila, kung may kakilala ka, itag mo na sila. I-share mo na sa kanila to. Joke lang, chorot lang. Tipong nakita mo lang yung katrabaho mo, kaibigan mo, o kapatid mo, o kahit sino man na may bagong gamit, is gusto mo na din. Wow, rich kid, RK. Kung kaya naman nilang bumili ng kahit siguro bagong cellphone everyday, kada araw, fine, okay lang, di ba? Hayaan mo sila. Kung ikaw hindi mo naman kayang bumili, huwag mo nang ipilit, besh. Dapat
makontento ka sa kung anong meron ka sa ngayon. Pwede ka namang mag-ipon, di ba? Pwede mo namang pag-ipunan para soon enough is mabili mo din yung gusto mo. Hindi yung may nakita ka lang na bago na gamit nung kakilala mo is gusto mo na din, di ba? Hindi yung kahit na gutom ka na, titiisin mo yung gutom mo para mabili mo lang yung bagay na meron yung kakilala mo. Number 4. Shopee, Lazada, layuan mo ako. Bes, kapag may gusto ka sa Shopee o sa Lazada, tapos hindi mo naman kailangan, sabi nga nila, needs is different from wants. Hindi mo naman kailangan, add to cart muna. Iwas-iwas sa pagka-cash out. Lagay mo muna sa cart, tapos kapag kailangan mo na, at kapag marami ka ng pera ulit, yun, saka mo lang i-cash out. Diba? Nakaka-addict din naman talaga minsan yung Shopee at Lazada na yan. Maski ako, hindi lang siguro isa, dalawa, kundi more than 50 plus na ang mga na-order ko sa Shopee at sa Lazada. Ayun, sobrang nakaka-addict talaga yan. Lalong-lalo na yung kapatid ko, grabe. Almost 80% ng sahod niya napupunta sa Shopee, sa Lazada. Kung sino ka man, addict. Number 5. Malungkot na naman ako. Aha! Magsha-shopping na lang ako. Ito na pumapasok yung mga mahihiling mag-shopping dyan, mga besh. Yung mga kapag nakapag-shopping sila, ang sasaya na naman nila. Tapos kapag napagsawaan nila yung mga gamit na pinag-shopping nila 3 days ago or 1 week ago, malungkot na naman sila. Di ba nga, ang dami naman pwedeng paraan dyan para maging masaya, di ba? Pwede ka namang mamasyal with your friends, kumain sa labas with your family and friends again. Pwede ka namang mag-travel kasama ang iyong loved ones, di ba? Ang daming paraan dyan para maging masaya, hindi lang ang pagsha-shopping at pagbili ng mga material na bagay. Oh my God, I'm lonely, I'm sad, I think I wanna go shopping. Number 6, may impluwensyang tropa. Ito naman yung mga taong sobrang napapagastos ng todo-todo dahil sa kanilang mga tropa at mga kaibigan. Yung wala kang choice kundi umoo na lang kapag nag-aya silang lumabas, mamasyal at mag-inuman sa labas. Dahil nga solid, diba? Solid, solid ang tropahan nyo. At kapag tumanggi ka naman sa kanila, kukonsensyahin ka nila, sasabihan ka ng ganyan ka naman eh. Akala ko ba solid ang tropahan natin? Sige, buwi ka na, ganyan ka naman. Tapos sasabihan ka nila ng tara na, okay lang yan, chill-chill lang tayo. Promise, promise talaga, chill-chill lang tayo. Diba nakakairita? Yung chill-chill lang yung isa dalawang bote, naging isang case ng Red Horse. Tapos, inabot na kayo ng madaling araw na tapos. Ano yun? Tapos, chill-chill lang? Number 7. Pampa-pampa. Pampa-pampa is life. Kaway-kaway sa mga taong halos kalahati ng kanilang mga sahod ay napupunta sa pampa. Pampapogi, pampaganda, pampaputi, pampapula ng labi, pampakinis, pampaputi ng kilikili, ng sinis, ng puyukot, at kahit anong-ano pang mga pampa is life. Sino ba naman kasi ang ayaw maging maayos ang itsura, ang paningin sa iba, di ba? Maski ikaw gusto mo maging maganda, maging pogi, kaya lahat gagawin natin para maging maayos ang itsura natin sa paningin ng iba. Pero minsan kasi, hindi tayo nakokontento. Hindi tayo nakokontento sa kung anong itsura ang meron tayo. Diba? Gusto natin na mas pumogi pa, mas gumanda pa. Kaya tayo napapagastos ng bongga. Number 8. Attack conscious. Patanong ko lang, anong brand ng damit mo? Ng sapatos mo? Ng sando mo? Ng sombrero mo, ng hikaw,
ng singsing, ng cellphone mo, at kung ano-ano pang mga gamit mo. Lahat ba sila branded? Pwes, ikaw to. Ikaw kasi yung tipo ng tao na hindi makapagsuot or hindi makapaggamit ng kahit anong mga gamit na walang tatak or hindi branded. Dahil daw yung iba, nangangati daw sila, or yung iba naman is nahihiya sila or out of fashion. Pwes, ikaw yan. Napakagastador mo kung ikaw yung klase ng tao na ganyan. Kaya ang bilis-bilis ng pera mo eh. Siguro mas kibasahan nyo my brand. Tatak Louis Vuitton. Tapos yung karayom nyo, Chanel. Yung toothpick nyo, Nara, na pininturahan ng ginto. Tapos yung tubig nyo pala sa bahay, Evian. Diba? Social. Number 9. May sahod na? May sahod na? May sahod na! Tara, kainan na! Naku. Shout out sa mga mahihilig kumain dyan. Yung mga tipo ng tao na nabubuhay lamang para kumain. Sila yung mga tao na halos lahat ng pera nila, halos lahat ng sahod nila ay napupunta sa pagkain. Sabi nga nila, eat to live, not live to eat. O, diba? Make sense. Yung iba dyan, pagpasok pa lang ng mga pera nila sa mga ATM cards nila, magwi-withdraw na yan. Promise, magwi-withdraw na yan. Tapos aayain na yung mga katrabaho, mga kaibigan. Tapos kakain na yung mga yan sa labas. At buffet pa ha, sa buffet pa. Tapos itag nyo na, ishare nyo na yung video na to sa mga mahihilig sa Anli dyan. Anli rice, Anli pork, Anli fish, Anli desserts, at kung ano-ano pang mga Anli. Agad-sagad sa biyaya. Bukas, nga. Number 10. One day millionaire. One day millionaire. Sila yung mga tao ang sarap-sarap sabihan ng, hey, you just got your salary yesterday and now you're broke? Saan napunta yung sinahod mo? Saan napunta yung pera mo? Ang bilis naman. Sobrang bilis naman. Hindi pa nga uminit sa kamay mo, sa palad mo, nawala na. Ano yun, bula? Bigla na lang nawala. Ikaw kasi yung tao, tipo ng tao na sanay na nakadasahod mo, kapapasok pa lang ng sahod mo, hindi mo na mapigilan yung sarili mo na gumastos. Kung ano yung makita mo, bili. Kung ano yung nakita mo dun, bili. Kung ano yung nakita mo dun, bili. Ni hindi mo na iniisip na marami pang araw ang daraan, ang darating bago ulit ang sahuran. At saka, naranasan mo na ba to? Yung pag may gusto kang bilhin, nagdadalawang isip ka kung bibilhin mo ba o hindi. Tapos ang ending, bibilhin mo din. Tapos ang nasa isip mo is, ay nako, okay lang yan. Okay lang yan. Yung bagay na to, sahod ko lang naman to ng isang araw eh. Okay lang yan. And last but not the least, number 11. Si babe lang. Sapat na. Bakit kaya eh no? Pag may jowa ka, ang laki-laki sobra ng gastos mo. Pero pag single ka, busog na busog ka, yung wallet mo putok na putok, pero hindi ka naman masaya. Masaya ka naman somehow. Pero aminin mo, may kulang, di ba? Kaya ka nga gumagastos ng pagkalaki-laki pag may jowa ka kasi, tinatanong pa ba yun? Diyos ko, kain ng kain sa labas, travel dito, travel doon. Tapos, every month sa rinyo, may gift ka sa kanya, may gift siya sa'yo. Bilhan mo ng ganito, bilhan mo ng ganyan. Tapos, ang mamahal pa, at eto pang si Jowa, demanding. Gusto pa yung may brand, gusto pa yung branded, yung mamahalin. Tapos, ikaw naman, marupok. Sige, okay lang, be. Sige, ano pang gusto mo? Oo, bibili natin yan. I love you. Oh, di ba? Tapos ang ending, iiwang ka din naman. Ang sarap lang sabihin sa huli, di ba, na pwede ba isoli mo lahat, bayaran mo lahat ng mga gamit na binigay ko sa iyo, mga gamit na binili ko para sa iyo, di ba? Ang sarap sabihin 'yun sa huli eh, pero nakakahiya. Wag na.
So people of the earth, dito na po nagtatapos ang aking vlog na to. Sana po ay marami kayong natutunan. At sa tingin ko, eto na po yung 11 na dahilan kung bakit ang gastos-gastos mo, saan napupunta ang pera mo. Ang payo ko lang po sa inyo ay, una, spend wisely. Pangalawa ay dapat nating isaisip ang needs and wants. As much as possible, mga kaibigan, mas unahin natin ang needs kesa wants. Yun lang po at maraming salamat po. See you po sa aking susunod na vlog. Bye!